Naaalala nyo pa ba ang aktor na si Miguel Rodriguez? Siya yung madalas tawagin sa bansag na Christopher Reeves ng Pilipinas. Maaalala siya sa kanyang paglabas sa TV show sitcom na Palibhasa Lalaki at itinuturing na isa sa may mga pinakagwapong mukha sa mga artista ng kanyang panahon. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Hindi talaga mapigil eh. Miski na pigilan ko man. Swerte talaga eh. Chong. Ngayon nandiyan ka na lahat-lahat eh, asensado ka na eh. Baka naman gusto mo kong banatuan kahit na Violet man lang. Ang Violet? Violet? Yung may mukha ni Rojas? Si Miguel Benedict Rodriguez na mas kilala bilang Miguel Rodriguez ay ipinanganak noon November 23, 1961, sa Las Piñas, Metro Manila. Siya ay isang Filipino actor at model na dahil sa kanyang mestizo features, ay madalas mabansagan bilang Christopher Reeves of the Philippines. Si Christopher Reeves yun Hollywood actor na gumanap ng role na Superman sa Estados Unidos. Si Miguel ay nagsimula sa showbiz nang madiskubre siya ng tanyag na filmmaker at national artist na si Lino Broca kung saan ay isinabak agad siya nito sa commercial ng Close Up noon 1981. Noon 1982, ipinalabas ang unang pelikula kung saan ay nagkaroon siya ng role, ito ay Ang Mainit na Puso. Nasundan ito ng pelikulang To Love Again kung saan ay nakasama niya ang megastar na si Sharon Cuneta. Ito rin ang nagsilbing launching movie ni Miguel at kanyang unang pagganap sa lead role. Ang pelikula ay dinirek ni Danny Shalcita, sa ilalim ng Viva Films. Sa pelikula din ito unang napansin at sumikat ang nasabing aktor. Noon 1984, nakatambal naman niya ang regal baby na si Snooki Serna sa pelikulang Experience. Ang karakter niya dito ay gumanap bilang protector sa karakter ni Snooki, laban sa stalker ng aktres. Dito rin ay nakatrabaho niya ang nakadiskubre sa kanya na si Lino Broca kung saan ito ang naging direktor ng nasabing pelikula sa ilalim ng Regal Films. Matapos nito ay nagkasunod-sunod na ang mga proyekto ni Miguel sa showbiz. Gumanap siya sa mga pelikulang Virgin Forest, Partida, at I Can't Stop Loving You, noon 1985. Paalam, Bukas ang Kasal Ko, at Payaso noon 1986. Kapag lumaban ang api, Tagos ng Dugo, Stolen Moment, Paano Kung Wala Ka Na, Binibining Superman, at Tatlong Ina, Isang Anak noon 1987. At marami pang iba. Sa pelikulang Virgin Forest, si Miguel ay gumanap bilang isang Filipino-Spanish ilustrado, at ito ay dinirekta ng batikang director na si Peke Galiaga. Noon 1987, nakasama naman si Miguel sa TV sitcom na Palibhasa Lalaki ng ABS-CBN. Dito ay nakasama niya ang mga sikat din artista ng panahon iyon na sila Joey Marquez, Richard Gomez, Cynthia Patag, Amy Perez at ang batikang aktres na si Miss Gloria Romero. Si Miguel ay nanatili sa show mula nang ito ay magsimula noon 1987, hanggang nang siya ay lumisan sa show noon 1992. Mula sa mga leading man roles, si Miguel ay nagsimula din gumanap sa mga action movies bilang action star. Ilan dito ay ang pelikulang Bir Mamod, alias Boy Muslim noon 1989. Hindi Kita Iiwan ng Buhay, Kapitan Paile, at Hanggang Kailan Ka Papatay, noon 1990. Siya ay nanominate ng 3 beses bilang Best Supporting Actor mula sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards o FAMAS noon 1985 sa pelikulang Partida. Noon 1988, sa pelikulang Ibulong Mo sa Diyos. At noon 1994, sa pelikulang The Elsa Castillo Story. At nakuha niya ang award sa Ibulong Mo sa Diyos nang gumanap siya bilang isang dance choreographer, na humalay sa bidang babae ng pelikula. Maliban sa pag-arte sa pelikula at pagmomodelo, si Miguel ay napasabak din sa pag-host.
Noon 1986, kasama ang aktor na si Edo Manzano, sila ay naging host ng Binibining Pilipinas 1986 Grand Coronation Night na ginanap sa Araneta Coliseum. Noon 1994, nakasama din si Miguel sa pelikulang The Maggie de la Riva Story, na pinagbidahan ng award-winning actress na si Don Zulueta. Siya ay gumanap dito bilang kontrabida, na isa sa apat na lalaking humalay sa aktres. Noon 1996, matapos ma-release ang kanyang huling pelikulang Huwag Mong Isuko ang Laban, na kanyang ginawa noong nakaraang taon, si Miguel ay nagdesisyon na mag-retire sa showbiz. Siya ay mayroon dalawang anak sa negosyanteng si Teske. Isang anak na lalaki at isang anak na babae. Ang kanyang anak na babae na si Sam Rodriguez, ay sumunod din sa yapak ng kanyang ama at pinasok ang industriya ng showbiz. Noon araw ng mga puso ng taon 1997, si Miguel Rodriguez ay natagpuan na wala ng buhay sa kanyang sariling tahanan sa BF Homes Internal Village sa Talon sa Las Piñas. Ang aktor ay 35 taon gulang pa lang ng panahon ito. Ang kanyang pagpanaw ay nagresulta ng ilan kontrobersya sa kung ano ang tunay na naging dahilan kung bakit siya namatay. Isang nagki-claim na pinsan ni Miguel na si Bernadette Puno, ang nagsabing ang aktor ay namatay dahil sa collapsed pancreas. Ang statement na ito ay naging controversial dahil nang panahon iyon ay hindi pa nailalabas ang resulta ng ginawang autopsy sa katawan ng namayapang aktor. Ang mga taga-media ay sumugod sa St. Jerome Parish Church sa Ayala, Alabang upang makumpirma ang statement at sanhin ang pagkamatay ni Miguel, subalit ang mga ito ay pinigilan ng mga kaanak ng aktor. Doon lumabas ang speculation na si Miguel ay nagpakamatay. Subalit matapos ang autopsy, ay napatunayan na ang tunay na naging sanhi ng pagpanaw ng aktor ay pancreatitis na nagresulta sa nocturnal death o yun tinatawag na bangungot ng nakararami. Makalipas lang ang 5 taon ay isa rin sikat na mati ni Idol ang pumanaw din dahil sa bangungot. Ito ay ang aktor na si Rico Yan, na nauna nang may feature ang istorya ng kanyang buhay sa mga naunang videos. Ang naging huling hantungan ni Miguel Rodriguez ay sa maikling naging buhay ng aktor, siya ay nakagawa ng mahigit 40 pelikula sa kanyang mahigit isang dekadang inilagi sa showbiz. Siya ay minahal ng mga fans bilang leading man. Pinahanga ang Pilipino bilang character actor. Pinasaya ang mga manunood sa sitcom na Palibhasa Lalaki. At pinataas ang emosyon ng mga taong nanunood sa kanyang mga pagganap bilang kontrabida. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Miguel Rodriguez, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Spinning wheel.